Magandang araw mga tol, update po natin yung laban ni Devin Haney versus Loma. Kasado na nga po yung laban nila sa May 20. Gaganapin ito sa MGM Grand Arena, Paradise, Nevada, USA. So paglalabanan niya po dito ang apat na major belt. Ito na talaga ang pinakamalupit na makakalaban ni Devin Haney mga tol. Sa lahat kasi ng nakalaban ni Haney sa kanyang buong karir, itong si Kambosos pa lang ang medyo malupit na kalaban. Pero mas matindi na ngayon itong si Vasily Lomachencko. Kaya dito na masusubukan ang tunay na abilidad ni Devin Haney. Kung matatandaan niya mga tol, dapat maglaban dati si Kambosos at si Loma. Kaya lang nagkaroon ng gera sa Ukraine at Russia. Kaya napalaban muna si Loma sa kanyang bansa at hindi natuloy kay George Kambosos. Kaya nabigyan po ng pagkakataon si Devin Haney na lumaban kay Kambosos para sa Undisputed Belt. Matatandaan na hindi kinilalang Undisputed Champion itong si George Kambosos kahit tinalo niya dati si Teofimo Lopez. Hawak kasi ni Devin Haney yung WBC na binigay sa kanya. Kaya medyo nagkagulo pagdating sa Undisputed dahil sa ginawa ng WBC na franchise belt. So dahil sa panalo ni Devin Haney kay George Kambosos, nabigyan ito ng pagkakataon na pinakabatang naging Undisputed Champion. Maraming ang nagsasabi mga tol na hindi naman daw tested itong si Devin Haney. Hindi naman daw kinikilala si George Kambosos na best fighter sa lightweight division. Mas marami pa rin daw ang kumikilala kay Lomachencko bilang pound for pound sa lightweight division. Kaya dito na daw masusubukan si Devin Haney kung tunay na hari sa 135 pounds. Maganda sana ito kung sino ang manalo kay Loma versus Devin Haney. Makakalaban niya kung sino ang panalo kay Tang Davis at Ryan Garcia. Siguradong solid ang magiging bakbakan sa lightweight mga tol kung maikasa ito ng promoter. Kaya abangan na lang po natin yan sa lightweight division. Sa ibang banda naman, laban po ni Anthony Joshua versus Jermaine Franklin. Mangyayari nga po ang laban nila sa London ngayong April 1. Sinabi ni Anthony Joshua kung matalo daw siya kay Jermaine Franklin, magre-retiro na lang daw itong si Anthony Joshua. Matatandaan kasi na magkasunod ang talo niya kontra Oleksandr Usyk. Natalo pa siya dati kay Andy Ruiz via TKO sa round 7. Kaya may pressure kay Joshua mga tol na kailangan maipanalo ang laban kontra Jermaine Franklin. So abangan po natin ito sa April 1 labanan sa heavyweight division. Sa ibang banda naman, pambansang kamauman ni Pacquiao, may report galing sa WBN na hindi pa daw nawawala ang posibilidad na makalaban ni Pacman itong si Conor Benn. Hindi pa daw kasi sigurado yung laban ni Chris Eubank versus Conor Benn. Kailangan pa daw kasi humingi ng pahintulot si Chris Eubank Jr. sa Boxing Board of Control para labanan niya si Conor Benn sa UAE. Kung hindi matuloy ang Chris Eubank versus Conor Benn, may posibilidad na si Pacman na ang sasalang kay Conor Benn. Kaya abangan na lang po natin ang update dyan mga tol. Hanggang dito na lang po na tayo sa ngayon. Maraming salamat po.